Kabanata 587, mga kondisyon para sumali sa club na ito. Saglit na natigilan si Jonathan. Oo, bahagyang tumanggo si Cyrus. Upang sumali sa club na ito, dapat ay mayroon kang hindi bababa sa isang netong halaga ng higit sa 1 bilyong yuan. At dapat kang magkaroon ng isang tiyak na halaga ng enerhiya at mga koneksyon. Ang pagsali sa club na ito ay isa ring status at status symbol, at kung sasali ka sa clubhouse na ito, maging miyembro ng clubhouse na ito, anuman ang iyong mga problema, tutulungan ka rin ng ibang miyembro ng Emperor's Clubhouse. Siyempre, kailangan mo ring tumulong sa iba kapag may problema ang iba. Ito ang pagtatatag ng Emperor Clubhouse. At ang mga miyembro ay kailangang magbayad ng 10-10 milyong membership fee bawat taon. At kahit na ang halagang ito ng pera ay nangangahulugang wala sa mayaman at makapangyarihan ng CONAM, ang mga benepisyo na nagmula sa pagiging isang na miyembro ng Emperor Club ay kamangha-mangha din ang lahat ng tao. Kumalaw ng problema sa Liz ay si Horace ay hindi isang miyembro ng Emperor Club. Iyon ang dahilan kung bakit makakaya nilang maging underhanded sa kanilang mga taktika. Kung si Horace ay isang miyembro ng N-Club, ang mga fansas ay hindi na maglakas loob na kumilos nav. Hindi ko inisip na ang pagiging isang miyembro ng Emperor Club ay magiging kapakipakinabang. Si Cyrus ay natutunaw pa rin ang lahat habang naisip niya ng malakas. Ang Emperor Club ay itinatag ni Pangulong Reid. Ang kanyang layunin ay upang mapadali ang mga koneksyon sa pagitan ng mga negosyante sa CONAM upang sila ay makipag-usap at makipagtulungan sa isa't isa. Ang Pangulo mismo ay isa sa mga shareholders ng Emperor Club. Ngayon, minana mo ang mga pagbabahagi na gaganapin ng Pangulo. Ang mga kawanin ng Emperor Club ay matatagpuan sa bawat lungsod. Si Thomas ang pangunahing tao na namamahala sa Solbury Branch at ang sangay sa Sorona ay pinamamahalaan ng isang tao na nagngangalang Theodore Blake. Kung mayroon kang isang mahusay na relasyon sa Liz G. De La Cruz, maaari kong hilingin kay Theodore na aprobahan ang aplikasyon ni Horace para sa pagiging kasapi bukas, inalok ni Jonathan. Hawak ni Cyrus ang telepono ngunit walang sinabi. Tila medyo nag-aalangan. Kapag si Horace ay naging isang miyembro ng Emperor Club, magkakaroon siya ng access sa lahat ng mga mapagkukunan ng club kasama ang iba pang mga miyembro. Makikipag-ugnay siya sa club kung sakaling tumatakbo siya sa anumang problema sa hinaharap at tutulungan siya ng mga miyembro. Iniisip ni Jonathan na dahil handa si Cyrus na tulungan ang Liz sa kanilang kumpanya, pagkatapos ito ay nangangahulugang ang Cyrus at Jacqueline ay dapat magkaroon ng isang malapit na relasyon. Dahil hindi napakahirap para sa kanya na aprobahan ang pagiging kasapi niya sa Emperor's Club, maaari rin niyang tulungan sila sa aspetong iyon. Nagatubili ng kaunti si Cyrus matapos marinig ang mungkahi ni Jonathan. Nadama niya na ito ay kapalaran na kilala niya si Jacqueline. At kung ang mga Liz ay nakatagpo ng anumang problema sa hinaharap, tiyak na babalik sila sa kanya para sa tulong. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagkunwari na kasintahan ni Jacqueline. Sa lalong madaling panahon, nais niyang ipadala sa kanila ni Jonathan ang isang malaking halaga upang ma-save ang kanilang kumpanya, nakatumbas ng paglalantad ng kanyang pagkakakilanlan. Sa halip na magkaroon ng problema sa Liz Cyrus sa hinaharap, mas mahusay na tulungan si Horace sa kanyang pagiging kasapi upang hindi na niya kailangang gulo ang kanyang sarili sa kanilang mga gawain sa kalsada. Sa makatuwid, sinabi ni Cyrus, magandang ideya iyon. Gawin ang Horace na isang miyembro ng Emperor Club bukas. O sige, G. De La Cruz. Iniyak ni Jonathan, mayroon pa bang dapat nating talakayin? Tanong ni Cyrus. Hindi, mabilis na sagot ni Jonathan. Kung gayon, salamat sa iyong pagsusumikap. Tumanggo si Cyrus at pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-hang up. Matapos mag-hang up, nagpunta si Cyrus sa banyo upang mag-take ng mabilis na shower at pagkatapos ay humiga siya sa komportableng kama. Handa nang magpahinga si Cyrus ay naubos na matapos ang isang mahabang araw. Sa kanya, ang mga usapin ng Liz ay hindi isang malaking pakikitungo. Ito ay isang problema na maaari niyang malutas sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang simpleng call ng telepono. Hanggat siniguro ni Jonathan na ipadala sa kanila ang pera sa susunod na araw at pagkatapos ay hayaan si Horace na sumali sa Emperor Club, hindi na kailangan gawin pa ni Cyrus. Sa alas 8 ng susunod na umaga, si Jacqueline ay lumabas sa kanyang silid na may suot na puting damit na cheat fan at isang pares ng Kat Angie tanging stilettos na si Jacqueline ay talagang napakaganda.
at kaakit-akit at hindi nakakagulat na nais ni Gary na makuha ang kanyang mga kamay sa kanya. Ang Monument Horace na naghihintay na sabik sa sofa ay nakita si Jacqueline na kumalat ang kaluwagan sa kanyang mukha. Alam na alam niya na mula nang magbihi si Jacqueline ng napakaganda, kailangan niyang maging handa na makipag-date kay Gary. Ito ay lamang na nang makita ni Horace ang bahagyang malungkot na ekspresyon ni Jacqueline, labis siyang nalulungkot sa kanyang apo. Pagkatapos ng lahat, ang sino man ay hindi nasisiyahan na mapipilit sa isang bagay na katulad nito. Gayunpaman, naiwan silang walang ibang pagpipilian. Ang pagkakaroon ng pagpapakasal kay Jacqueline kay Gary ay ang tanging paraan para sa mga Liz sa sandaling iyon. Kaya maaari lamang niyang piliin na isakripisyo ang kaligayahan ni Jacqueline upang mailigtas ang hinaharap na pinansyal ng Liz. Tumayo si Horace at naglakad papunta kay Jacqueline na malumanay na sinasabi, "Jacqueline, alam kong nagkamali ako sa iyo sa oras na ito at talagang nagsisisi ako sa iyon. Ipinangako ko na susubukan kong gawin ito sa iyo sa hinaharap. Gawin mo ako, sa pakikinig nito." Hindi mapigilan ni Jacqueline ngunit pinakawalan ang isang nakangiting ngiti at sinabi niya sa isang mababang tinig, "Paano mo ito magagawa sa akin sa puntong ito? Inaasahan ko na ang aming pamilya ay makakakuha ng mas mahusay sa lalong madaling panahon at na hindi na namin kailangang mag-alala tungkol sa pera. Oo. Alam kong mabuti na ginagawa mo ang lahat ng ito para lamang sa sake ng ating family at ako ay naranasan." Nagatubiling sandali, pagkatapos ay bumulong, "Lolo, maaari akong sumang-ayon na pakasalan si Gary, ngunit mayroon akong ilang mga kahilingan. Ano man ito, sabihin mo lang sa akin. Hanggat ito ay maaaring gawin, tiyak na gagawin ko ang aking makakaya upang matupad ang iyong mga kagustuhan," sinabi ni Horace nang walang pag-iisip ng dalawang beses. "Una, inaasahan ko na ang aking ama ay makakakuha ng 10% ng mga pagbabahagi ng kumpanya. Ito ay ginagarantiyahan na ang aking mga magulang ay magiging ligtas para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Nais ni Jacqueline na makipaglaban para sa isang bagay sa ngalan ng kanyang mga magol. Ang dahil si Benjamin ay hindi sineseryoso ng mga Liz bago, walang problema, magagawa ko iyon." Tumanggo si Horace. "Pangalawa, kung nalaman kong niloloko ako ni Gary pagkatapos kong pakasalan siya, pagkatapos ay kumuha ako ng diborsyo. Sa oras na iyon, inaasahan kong hindi mo ako pipigilan." Sinabi ni Jacqueline na may tono ng katapusan na parang hindi na pag-usapan ang bagay. Si Horace ay nagbuntong walang magawa nang marinig niya ito at sinabi sa isang mababang tinig, "Jacqueline, huwag mag-alala, hanggat hindi namin pinahihintulutan ang matigas na oras na ito, garanti na hindi ko papayagan si Gary na hindi igalang sa anumang paraan. Kung talagang ginagawa niya ang isang bagay na sumasakit sa iyo, tiyak na nasa tabi mo. Inaasahan mong naaalala mo ang iyong mga pangako sa akin pagdating ng oras," mahina na sinabi ni Jacqueline. "Huwag kang mag-alala, Jacqueline. Ipinangako ko na tutuperin ko ang aking mga pangako." Sagot ni Horace na may seryosong mukha. Kabanata 588. Nakita ni Jacqueline na pumayag si Horace sa kanyang kahilingan, huminga ng mahina, at tahimik na umupo sa sofa na naghihintay sa pagdating ni Gary. Sa oras na ito, wala nang pag-asa si Jacqueline para kay Cyrus. Dahil halos alas 9 na sa oras na ito, ngunit hindi pa siya tinatawagan ni Cyrus, sapat na upang ipakita na maaring pumunta na talaga si Cyrus kay Sor Ona. "Lungsod, Miss." Sa sandaling iyon, isang bodyguard ang pumasok sa villa at pagkatapos ay sinigawan si Jacqueline sa isang napakagalang na tono. Tumingin si Jacqueline sa bodyguard at nagtanong sa mahinang boses, "May problema ba? Kanina lang tumawag si Mr. Gary at hiniling ang kanyang driver na sunduin siya, naghihintay na ang driver sa labas." Bulong ng bodyguard. Hindi mapigilan ni Jacqueline na matigilan nang marinig niya ito, pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan si Horace. "Jacqueline, sumakay ka sa kotse." Marahan na ikan-away ni Horace ang kanyang kamay. Huminga ng malalim si Jacqueline at sa kadir-diretsyong naglakad palabas ng villa. Jingle! Jingle! Ngunit sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Jacqueline. Matapos marinig ang pagtunog ng mobile phone, hindi maiwasan ni Jacqueline na matigilan sandali, at mabilis na kinuha ang kanyang mobile phone mula sa kanyang bag. Nang makita ni Jacqueline ang numero sa telepono, natigilan siya na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha.
at hindi napansin ni Horace ang ekspresyon sa mukha ni Jacqueline, at marahang tinanong si Jacqueline. Jacqueline, bakit hindi ka umalis? Tumingin si Jacqueline sa kanyang mga kamay. Ang mobile phone ni Jacqueline ay may halong damdamin din sa kanyang puso, dahil ang tumatawag kay Jacqueline ngayon ay walang iba kundi si Cyrus. Hindi inakala ni Jacqueline na tatawagan siya ni Cyrus sa ganitong oras. Pakiramdam niya ay matagal nang umalis si Cyrus sa Sorona City. Ano ang inisyatiba ni Cyrus para makipag-ugnayan sa kanya sa oras na ito? Ibig sabihin hindi kayang magsinungaling ni Cyrus. Medyo bumilis ang tibok ng puso ni Jacqueline, at lumingon siya at sinabi kay Horace. Lolo, tinawagan ako ni Cyrus. Ano ang sinabi mo? Nagpakita rin ng gulat na ekspresyon si Horace matapos marinig ang mga salita ni Jacqueline, ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwala. Ito ang numero ni Cyrus, at talagang tinawagan ako ni Cyrus sa sarili niyang pagkukusa, paulit-ulit na sabi ni Jacqueline. Habang bahagyang nakasimangot si Horace, hindi niya akalain na si Cyrus ay maglalakas loob na tawagan si Jacqueline. Naisip pa niya na si Cyrus sa oras na ito ay dapat na nagpaplano na linlanggan si Jacqueline o maghanap lang ng dahilan kung bakit hindi niya makolekta ang pera. Sa pag-iisip nito, si Horace ay may mapanghamak ng ngiti sa kanyang mukha at mahinang sinabi kay Jacqueline. Simula noong tinawag ka niya, pagkatapos ay maaari kang sumagot, gusto kong makita ang batang ito ngayon. Anong mga excuses ang gagawin mo? Hawak ni Jacqueline ang kanyang mobile phone, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila medyo nalilito, dahil hindi niya alam kung sasagutin niya ang tawag o hindi. Kung sinagot niya ang telepono, nag-aalala siya na si Cyrus ay naghahanap ng dahilan para iwasan ang bagay na iyon. Sa kasong ito, mawawala ang impresyon ni Cyrus sa kanyang puso, at ang sinabi ni Cyrus kanina ay talagang nakakaganyak na plums. Ngunit kung hindi niya sasagutin ang telepono, nag-aalala si Jacqueline na maaaring may na-miss siya. Sa huli, sa wakas ay pinili ni Jacqueline na pindutin ang on button. Hello, mahinang sabi ni Jacqueline. Jacqueline, naipadala ko na ang pera sa account ng kumpanya ng iyong lolo. At ito ay maikredito sa loob ng halos 2 oras. Mangyaring bigyang pansin ang iyong lolo. At ngayon ay handa na akong bumalik sa Solbury City. Kapag may oras ako, pupunta ako sa Sorona City para pirmahan ang transfer contract para sa shares ng kumpanya sa lolo mo. Sa oras na ito, papaalis na si Cyrus sa hotel at sinundan si Richard sa istasyon ng bus. Nakakolekta ka ba talaga ng ganoon kalaking pera? Matapos marinig ang sinabi ni Cyrus, sumigaw si Jacqueline sa hindi kapani-paniwalang tono. I promised you na tutulungan kita, kaya talagang tutulungan kita. Pansinin mo na lang ang account ng kumpanya. Napakakalmang sabi ni Cyrus. Cyrus, hindi mo ako niloloko ngayon ha. Hindi makapaniwala si Jacqueline at nauutol. Joke lang. Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig niya ang mga salitang ito, at pagkatapos ay sinabing may ngiti. Ngayong oras na, anong niloloko ko? Totoo naman ang sinabi ko, nabugbog na ako sa pera, wala kang dapat ikabahala. So saan mo nakuha ang pera? Tahimik na tanong ni Jacqueline. Mayaman din ako. Nakangiting sagot ni Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy, okay, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito, hintayin mo lang ang pera. Okay lang. Nauutol na sabi ni Jacqueline at ibinaba ang telepono. Matapos ibaba ang telepono, si Jacqueline ay may napakagulong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, lubos siyang nabigla ni Cyrus. Kagabi, si Jacqueline ay naniniwala pa rin kay Cyrus. Dahil pakiramdam niya ay hindi biro ang tono ni Cyrus, ngunit nang marinig ni Jacqueline ang sinabi sa kanya ni Horace, naramdaman ni Jacqueline na siya ay talagang walang muwang. Imposible para kay Cyrus na makakuha ng ganoon kalaking pera, kaya ibinigay din ni Jacqueline ang huling pag-asa para kay Cyrus. Ngunit walang sino man ang mag-aakalang sa oras na iyon, si Cyrus ang magkukusa na tumawag at magsasabing na ipadala na niya ang pera, dahilan upang hindi malaman ni Jacqueline ang gagawin. At hindi alam ni Horace kung ano ang sinabi ni Cyrus sa telepono, na may mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha, malumanay niyang tinanong si Jacqueline.
Paano iyon? Jacqueline, gumagawa ka ba ng dahilan para pag-usapan ang tungkol sa pera? Maaring isang oras at kalahati, matagal ko nang sinabi sa iyo, na si Cyrus ay sinungaling. Hindi po, Lolo. Nagmamadaling sumigaw si Jacqueline. Pagkatapos ay sinabi niya kay Horace sa nanginginig na boses. Lolo, ngayon lang ako tinawagan ni Cyrus at sinabi sa akin na humiling siya sa isang tao na ilipat ang pera sa account ng aming kumpanya, ngunit dahil medyo malaki ang halaga ng pondo. Malaki, ito tumatagal ng halos isang oras o dalawa. Hindi niya sinabing hindi siya makakaipon ng pera. Natigilan si Horace matapos marinig ang mga salita ni Jacqueline, at pagkatapos ay nauutol. Jacqueline, hindi mo ba ako niloloko? Tinawag ba talaga ako ng lalaking iyon ng pera? Siyempre, iyon ang sinabi sa akin ni Cyrus. Mabilis na tumanggo si Jacqueline. Hindi, imposible talaga. Paano posible na si Cyrus ay may napakaraming pera? Ayaw mong makipag-date kay Gary, kaya gumawa ka ng dahilan para magsinungaling sa akin. Tahimik na tanong ni Horace. Kabanata 589. Ngayon na nga lang si Lolo. Bakit pa ako nakikipagbiruan sa iyo? At ang tono ni Cyrus ay hindi parang nagbibiro. Hiniling niya sa iyo na bigyang pansin ang account ng aming kumpanya, walang magawang sigaw ni Jacqueline. Ito. Tulala si Horace, hindi alam kung ano ang sasabihin, hindi niya akalain na magiging ganito ang magiging resulta. Si Cyrus kaya ay talagang mayamang tao, hindi ba siya ang driver ni Jonathan? Paano kayang gumastos ng malaking pera ang isang maliit na driver? O hindi ba siya ang driver ni Jonathan? Si Horace ay may maraming pagdududa sa kanyang puso sa oras na ito, ngunit ang mga pagdududa na ito ay malulutas lamang sa pamamagitan ng paghihintay sa pera, tawag talaga. Jacqueline, hindi natin lubos na mapagkakatiwalaan ang batang ito ngayon. Tatawagan ko ngayon ang accountant at hihilingin sa kanya na tingnan kung dumating na ang pera. Sinubukan ni Horace ang kanyang makakaya na hayaan siyang manatiling kalmado, inabot at kinuha ang kanyang mobile phone, at pagkatapos ay tumawag sa mga empleyado ng kumpanya. Ginoo. Horace Lee, anong meron? Mahinahong tanong ng accountant. Accountant Vault, simulan mo akong bigyang pansin ngayon upang makita kung ang aming kumpanya ay may 300 milyon na pera, tahimik na sabi ni Horace, at itinaas ang kanyang mobile phone. Okay. Mr. Horace Lee. Mabilis na tumugon ang kabilang partido. Huminga ng malalim si Horace, at pagkatapos ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang cellphone. Lolo, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tuwang-tuwang tanong ni Jacqueline kay Horace. Matapos marinig ang mga salita ni Jacqueline, sinabi ni Horace sa mahinang boses. Ano pa ang magagawa natin? Ngayon ay maghintay na lang kaming dalawa kung babayaran nga ni Cyrus ang pera. Nandito ako. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, Jacqueline ay diretsong umupo sa sofa, at pagkatapos ay nagsimulang maghintay ng may pagkabalisa. Sa oras na ito, masama ang loob nilang dalawa, dahil hindi sila sigurado kung si Cyrus nga ang nagpadala ng pera. Ito ay maaaring mangyari. Sa mga mata ni Horace, marahil ang tawag sa telepono na ito ay biro lamang mula kay Cyrus. Umupo silang dalawa sa sofa at naghintay ng ilang minuto. Ang bodyguard ay muling pumasok sa corridor, at pagkatapos ay tahimik na sinabi kina Horace at Jacqueline. Mr. Horace Lee, Miss, dumating na ang driver ni Mr. Gary. Matapos maghintay sa labas ng mahabang panahon, si Mr. Gary ay patuloy na tumatawag at humihimok, maaari ka bang pumunta ngayon, Miss? Saglit na nag-alinlangan si Horace, pagkatapos ay lumingon kay Jacqueline at bamulong. Sabi niya, Jacqueline, o pwede ka nang umalis, hihintayin kita dito, kung may balita na tatawagan kita agad kapag chapter. Ayoko pumunta, gusto ko doon naghihintay dito. Mabilis na sumagot si Jacqueline nang hindi nag-iisip. Kung talagang humingi ng pera si Cyrus, hindi siya papayag na lumabas kasama ang isang tulad ni Gary. At alam din ni Horace na ang lahat ay hindi alam ngayon, kaya hindi siya nang ahas na pilitin si Jacqueline na makipag-date kay Gary, at walang magawang sinabi sa bodyguard. Ano, dapat mong ipaalam kay Gary ngayon. Hayaang bumalik ang driver, sinasabing masama ang pakiramdam ni Jacqueline, at sasanduan niya siya sa hapon. Hindi magandang ideya.
pagkatapos ng bodyguard narinig ko ang pariralang ito na sinabi sa mahinang boses. Sige, gawin mo na lang ang sasabihin ko. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, marahang iminagayway ni Gary ang kanyang kamay sa bodyguard. At hindi na kumibo ang bodyguard, tumalikod na lang ito at umalis pagkaalis ng bodyguard. Umupo sina Jacqueline at Horace sa sofa at nag-aalalang naghihintay. Ang ekspresyon ng mukha ni Jacqueline ay labis na kinakabahan sa oras na ito. At patuloy niyang hinihimas ang kanyang palda gamit ang kanyang maliliit na kamay, dahil hindi siya sigurado kung ang tawag sa telepono kanina ay isang biro mula kay Cyrus. Nangyari pa rin talaga. Lumipas ang mga minuto, at ang telepono ni Horace ay natahimik ng mahabang panahon. Medyo nataranta rin si Jacqueline at tinanong si Horace sa mahinang boses. Lolo, sa tingin mo ba ay talagang makakalabas si Cyrus ng 300,000 pera? Nakinig si Horace pagkatapos sabihin ito, huminga siya ng malalim at sinabing may blankong mukha. Kung sumasang-ayon ka sa hula ko. Talagang imposible para sa batang ito na makakuha ng napakaraming pera. Kahit na napakaraming pera niya. Hinding-hindi susuko, gagamitin ito para makuha ang 50% ng shares ng aming kumpanya. Dahil ngayon ang aming kumpanya ay naging mainit na patatas, at maraming mga kumpanya ang naglagay ng mga paghihigpit sa aming kumpanya, kaya ang aming kumpanya ay may sirang capital chain. Sa totoo lang, matagal na itong pinag-isipan ni Horace. Kahapon, sinampal lang siya ni Cyrus na parang taong grasa at sinabing lutasin niya ang bagay na ito, ngunit sa totoo lang, walang kakayahan si Cyrus upang malutas ang bagay na ito sa lahat. Naramdaman niya na kung si Cyrus ay isang matalinong tao, dapat siyang tumakas pagkatapos umalis sa kanyang villa. Ngunit walang nag-akala na makikipag-ugnayan si Cyrus kay Jacqueline, na nagpaisip kay Horace kung hindi niya naintindihan si Cyrus. Jacqueline, di ba 2 taon na kayo ni Cyrus? Kung gayon, dapat na alam mo ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Kung kaya niyang gumastos ng ganoon kalaking pera, dapat maulan-awan ka. Biglang lumingon si Horace at tinanong si Jacqueline. Ito. Matapos marinig ito, nagningning ang mga mata ni Jacqueline na may bakas ng kawalan ng kakayahan. Kung tutuusin, hindi naman niya boyfriend si Cyrus, at wala siyang ibang alam kundi isang araw lang. Bukod sa pag-alam niya na si Cyrus ang driver ni Jonathan, wala rin siyang alam tungkol kay Cyrus. Ang dahilan kung bakit may kislap pa rin siya ng pag-asa sa kanyang puso ay dahil pakiramdam niya ay hindi karaniwan ang pagkakakilanlan at background ni Cyrus. Malaki rin ang paggalang ni Richard kay Cyrus, kaya naghinala si Jacqueline na maaaring hindi kasing simple ng driver ni Jonathan si Cyrus, at baka may iba pa siyang relasyon kay Jonathan. Dahil naglakas loob si Cyrus na sabihin ang ganoong bagay, paano kung si Cyrus ay anak ni Jonathan? Kung si Cyrus ay anak ni Jonathan, kung gayon ang bagay na ito ay maaaring maging mas simple. Ngunit hindi alam ni Jacqueline kung paano sasagutin ngayong itinanong ni Horace ang tanong na ito, at hindi siya nang ahas na sabihin kay Horace ang totoong sitwasyon. Dahil kung alam ni Horace ang totoo, tiyak na magagalit siya. Jacqueline, hindi mo ba kilala si Cyrus? Tahimik na tanong ni Horace matapos makitang hindi nagsalita si Jacqueline. Hindi ko talaga masyadong alam. Walang magawang umiling si Jacqueline. Batang lalaki. Walang magawa si Horace habang nakatingin sa ekspresyon ni Jacqueline, at saglit na hindi niya alam kung ano ang sasabihin, ngayon lang siya makakaupo at naghihintay dito. Kabanata 500 na po. Sa isang kisap mata, isang oras na ang lumipas. Ngunit walang sino man mula sa kumpanya na tinatawag na Horace, si Horace sa wakas ay walang pasensya na maghintay pa, tumayo at sinabi kay Jacqueline. Si Cyrus na ito ay sinungaling. Hindi siya nagbigay ng pera tawag. Kung hindi, ito ay ganap na mayroong no way na matagal nang hindi natatanggap ang bill, tatawagan ko si Gary ngayon at hayaan siyang personal na magpadala para kunin ito. Lolo, kung hindi ay maghintay ka. Si Jacqueline ay tila nag-aatubili na sumigaw. Ano pang hinihintay mo, sabihin mo na. Walang iniisip na sigaw ni Horace. Nang marinig ni Jacqueline ang mga salitang ito, hindi niya maiwasang tumingin kay Horace. May bakas ng desperasyon sa kanyang mga mata. Bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig para magsalita.
ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin, dahilan para gamitin. Sa huli, si Jacqueline pagkatapos na tumahimik ng ilang segundo, bahagyang tumango si Jacqueline at sinabing walang ekspresyon ang mukha. Kung gayon lolo, pakitawagan si Gary. Ayos lang. Sumang-ayon si Horace. Pagkatapos ng isang buntong hininga, direktang kinuha niya ang kanyang mobile phone at naghanda na tawagan si Gary. Jingle. Ngunit sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Horace. Saglit na nagulat si Horace nang makita niya ang pangalan sa cellphone, at agad niyang pinindot ang connection button at tuwang-tuwang nagtanong. Vault, nasa lugar na ba ang pera? Tama, Mr. Lee. Mayroon talagang halagang 300 milyon na cash na nadeposito sa account ng aming kumpanya. Mabilis na tumugon ang kabilang partido. Pagkatapos marinig ito, si Horace ay natigilan sandali, at pagkatapos ay nagtanong, Vault, sigurado ka bang talagang dumating ang pera? Oo, Mr. Horace, sigurado akong dumating na ang pera. Sagot ng accountant. Matapos marinig ni Horace ang pangungusap na ito, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan at halos himitein siya. Paano niya naisip na dumating nga ang pera? Hawak ni Horace ang mobile phone at hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Hindi niya akalain na makokolekta talaga ni Cyrus ang pera. Ang pagkuha ng 300 milyong cash sa isang pagkakataon ay nangangahulugan na si Cyrus ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Lolo, anong meron? Matapos makita si Horace na ganito, si Jacqueline ay nagmamadaling humakbang pasulong at nagtanong. At dahan-dahang ibinaba ni Horace ang kanyang mobile phone, at pagkatapos ay sinabi kay Jacqueline na may nanginginig na boses. Jacqueline, may tumawag sa akin mula sa kumpanya. Ang kumpanya. Ano ang sinabi ng tao? Tuwang-tuwang tanong ni Jacqueline. Sinabi nila na dumating na ang pera, pero si Cyrus talaga ang nagpadala ng pera. Sa wakas ay nailigtas na ang ating pamilyang Lee. Tuwang-tuwang sigaw ni Horace Lee. Tinawagan ko ba talaga ang pera? Tumingin si Jacqueline kay Horace at hindi alam kung paano ilarawan ang kanyang kalooban. Pakiramdam niya ay parang panaginip ang lahat, ay hindi ka panipaniwala. Si Cyrus ba ay talagang isang mayaman na pangalawang henerasyon? Bakit ang dami mong pera? Ang mga ganoong tanong ay lumitaw sa isipan ni Jacqueline, ngunit wala sa mood si Horace na isipin ang mga iyon. Pagkatapos ng mga tanong na ito, bamulong siya. Jacqueline. Sa pagkakataong ito nalutas mo na ang isang malaking problema para sa ating pamilyang Lee. Labis akong nagsisisi sa iyo, minamaliit ko si Cyrus noon, ngunit hindi ko siya inisip. Ito pala ay isang hindi nakikitang mayamang pangalawang henerasyon. At si Jacqueline ay nakaupo sa sofa, ang kanyang magagandang mata ay puno ng kamanghamanghang, hindi niya alam kung paano ilarawan ang kanyang kalooban ngayon. Pagkatapos ng lahat, sa simula pa lang, siya ay may pag-aalinlangan kay Cyrus. Nang hilingin ni Jacqueline kay Cyrus na pumunta, gusto lang niyang magpanggap si Cyrus bilang kanyang kasintahan, ngunit sinong mag-aakala? Nalutasin ni Cyrus ang problema. Napakagandang bagay. Ang pagkuha ng 300 milyon sa isang pagkakataon ay tiyak na hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Ano ba, Jacqueline? Simula nang dumating ang pera, kailangan kong bumalik kaagad sa kumpanya. Kung hindi, tiyak na magkakamali ang mga tao sa kumpanya. Sa oras na ito, para kay Horace, isa lang ang nasa puso niya, na magmadaling bumalik sa kumpanya at muling simulan ang proyekto. Sa una, ang proyekto ng iyong kumpanya ay naantala ng napakatagal, ngayon na sa wakas ay mayroon ka ng pera, ang gusto mo lang gawin ay i-restart ang proyekto at ang mga pondo ay mabilis na damaloy. Okay lolo, magtrabaho ka na. Mabilis na sumagot si Jacqueline. Si Horace ay nagmamadaling tumakbo palabas ng villa. Ngunit sa sandaling ito, ang bodyguard sa labas ng pinto ay biglang tumakbo at sumigaw kay Horace na tuwang-tuwa. Mr. Lee. Nandito si Mr. Gary, andito si Mr. Gary. Matapos marinig ni Horace ang pangungusap na ito, isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata, at mabilis siyang nagtanong, bakit pumunta dito si Mr. Gary? Ipinaliwanag ng driver ang sitwasyon kay Mr.
Gary pagkaalis niya. Bumalik ako kanina. Nagmamadaling nagmaneho si Gary matapos malaman na may sakit ang dalaga. Mabilis na tumugon ang bodyguard. Kung gayon ay pupuntahan ko si Gary ngayon. Bulong ni Horace. Lolo, hindi pa ba naayos ang mga problema natin sa pamilya? Hindi mo ipinangako kay Cyrus na hanggat makukuha niya ang pera, hindi niya ako papayagang pakasalan si Gary. Kaya bakit kailangan mo pa siya ngayon? Nakikita mo ba si Gary? Ayaw kong makita muli ang taong ito, sigaw ni Jacqueline kay Horace na may malaking luhang mga mata. Jacqueline, bakit ka ba naguguluhan? Ang mga problema ng aming pamilya ay nalutas na. Ngunit ano man ang mangyari, ang pamilya Gary ay napakahalaga sa Sorona City. Kahit na ayaw mong makasama si Gary, magkasama, kung gayon sa palagay ko ay mas mahusay na linawin ang bagay na ito, upang hindi ito maunawaan ng mga tao. Tahimik na sabi ni Horace pagkatapos mag-isip sandali. Kaya balak mong linawin ang bagay na ito kay Gary, tama ba? Natatarantang tanong ni Jacqueline. Tama, ngayong naresolba na ang mga isyo sa pamilya natin, hindi mo na kailangang ipagpatuloy ang pagpapakasal kay Gary, kaya sasabihin ko ito sa kanya sa harap mo. Bahagyang tumanggo si Jacqueline. Matapos marinig ito, saglit na kuminang ang mga mata ni Jacqueline, at tuwang-tuwang sinabi niya. Talagang astag, hayaan mong pumasok si Gary ng mabilis. Nag-alinlangan ang bodyguard, saglit siyang tumalikod at umalis. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ang mga bodyguard. Isang binata na nakasuot ng puting suit ang sumugod sa bulwagan na sumisigaw, "Tito Horace, narinig ko na may sakit si Jacqueline, pumunta ako dito para tingnan." Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nakita niya ang isang napakabata at magandang Jacqueline na nakaupo sa sofa na maayos na nakadamit. Matapos makita si Jacqueline, ang binata ay agad na natigilan at hindi maintindihan ang nangyayari.